At dahil nga you asked for it, pinatrend niyo siya. Ang alam ko parang nasa 9th spot siya, trending nationwide itong dalawang ex-PBB Connect housemates. Kaya wag na natin patagalin pa. Alam kong very excited na kayo. Ayan, magpa-kumu love na kayo. Dahil i-welcome na natin ating special guest, Starmates. Are you ready? Are you ready? Ayan, pa-kumu love muna kayo. Pa-kumu love muna kayo. Ayan, ang dami na. Ayan, ang welcome natin, PBB Connect ex-housemate Gail Banawis and Ralph Malibunas. Hello! Hintayin natin sila makapasok. Hi! Hi! Hi po! Hi, Ralph! Hi, Ate Gara. Kuya Robby? Hi! Wait, mali ata yung guest natin. Parang si Kuya Robby ata yung pumasok, grabe. Isang karangalan po. Isang karangalan, Ralph. Thank you po. Love line. Batiin mo yung ating Starmates, Ralph. Hi, Starmates. Thank you po sa panonood dyan and sa mga sumusuporta po sa amin ni Gail. Maraming salamat po sa Ralph, Gail. Thank you po. Oo, inaantay lang natin si Gail. Pero, grabe, nag-trending kayo, Ralph. Ay, nagulat nga po ako eh. Ralph, Gail. Ano bang meron sa Ralph Gail? Ito po lang nasabi si Ralph. Yeah. Kamusta ka naman, Ralph? Ate Gara, okay naman. Masaya ako. Yun nga, nakalabas ako ng outside world. And malungkot kasi tapos na yung season namin kasi sobrang saya ng season talaga. And ang saya talaga maging housemate. Kaya... Saya, no? Sobra? Kapag kita ko, alam mo na may napapanood ko yung mga episode ninyo, tapos kita ko, grabe, sobrang masayahin mo. As in, yung nakita mo yung mga MNL tuloy, yung pumasok sa house ninyo. Yung Bini. Grabe. Nagpa-fanboy. Kitang-kita namin. Nagpa-fanboy talaga ako. Paano yung gulat mo doon, Ralph? Be! Yung Bini! Takbo talaga akong ganyan. Talagang nakaka-starstruck talaga sila. Kaya gano'n na lang talaga yung reaction ko. Kaya. Pero sobrang masaya na nakita namin yung Bini. Grabe, no? Grabe yung experience mo dun sa PBB. Pero, Ralph, ilang taon ka na? 22. Ah, 22. Sabihin ko sana wag mo ako i-ate. Pero wag mo na ako i-ate. Kasi, Miss Kiara, kasi parang dati pinapanood ko lang kayo eh. Wow! Sino, di ba? Kailan lang pinapanood din kita, Ral. Ha? Hindi ko tinig. Pero, Ralph, grabe, anong masasabi mo na ngayon, tingnan mo, ang daming naghahanap at ang dami niyong supporters ni Gail? Ay, wait lang po. Ano po yun? Sorry po. Anong masasabi mo sa dahil ang dami niyong supporters ni Gail? Ayun po, syempre, sobrang nagpapasalamat po talaga ako dahil, ayun, grabe lang po yung pagmamahal na binibigyan niyo po sa amin ni Gail. And grabe, talagang nakakatuwa po sila, lalo na pag sa Twitter po talaga, yung mga ina-edit nila mga pictures. Aww. Sobrang nakakatuwa lang and na-appreciate ko yung mga efforts na ginagawa nila. Kaya maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayo. Oh, nakakatuwa no, pag lalo na pag may mga nakikita kang nagme-message sa iyo ganun. Ang dami na bang nagme-message sa Instagram mo? Yes po, sobrang dami kaya kahit gusto ko talaga replyan lahat kaso sobrang dami po talaga kaya sorry po talaga sa mga nagme-message po sa akin na hindi ko po napapansin kaya love you all. Ayan na si Gail. Hello. Finally. Gail. Hi Gail. Hi! Welcome to Love Line! I'm Kiara. Thank nice you. To meet you. Although nag-meet na tayo kanina sa briefing natin. Pero we met actually sa Kumulitan. Kumulitan? With Ate B. Yes! Kumulitan yung before na magsistart yung PBB nyo.
connect. May aspiring housemate pa ako. Ay. Pero ngayon, grabe. Congratulations sa naging journey ninyo sa PBB. Ayan, Gil, batiin mo naman ang ating mga starmates. Hi, starmates! Hi, everyone! Hi, Kumu family! How are you? Hi, Rafi! Hi, Gailey! Yeah! time ba? Wait lang, pinagpapawisan ako sa inyo. Bakit ganun? Wait lang ha, na-oilyhan ako sa sarili ko. Bakit may ganun? Ba't parang nahiya ka? Anong nag-hygiene? Wala lang mo, kasi ngayon... Hello! Pero ito, dahil nga, ayan, alam nyo ba, Gail, na nag-trending kayo sa Twitter at ni-request nila na mag-guest kayo dito sa Love Line. What can you say about that? I'm just very grateful kasi sobrang supportive yung Team Bananas, mga Ralph Gail. So thank you guys sa mga efforts nyo because without you, we wouldn't be here right now. Yes, that's true. Ayan, pero ito, welcome to Love Line again. And dito sa Love Line, Ralph and Gail, meron tayong topic every Friday, every episode. So ang topic natin for today ay finding true happiness. Mag-uusapan natin kung ano bang ibig sabihin ng happiness and kung ano nga ba ang dapat natin gawin para maging masaya tayo sa life. So, yun ang ating topic for today. Pero, syempre, meron tayong unlockable starmates. Kapag naabot natin ang 100,000 diamonds, magdededicate kami ng song that represents what we're feeling right now. Happy nga ba? Sad? Or baka naman lost? May mga ganong feeling ba? At pag 200,000 diamonds naman, isi-share namin kung ano or sino ang nagpapasaya sa amin ngayon. At pag 300,000 diamonds, kakantahan namin kayo ng theme song of the day that syempre makes us happy when we're down. So alam naman natin na singer si Ralph tsaka si Gail. Singer ka pa, Ralph. Hindi pa ako singer pero gagawin natin yan para sa mga starmates natin. Yun! Kaya naman, let's start! Ayan, mga starmates. Ito. Ang una kong tanong para sa inyo, Ralph and Gail, happy ba kayo ngayon? Super, super happy po kami. Pero ayun nga, sana magkita talaga soon. Kasi pandemic pa kasi ngayon and mataas nga yung COVID cases. Kaya sino gusto kong makita soon? Natawa ako sa mukha niyo. Every time nasasagot siya. Sino ba yung gusto makita? Siyempre, parang kasi yung ibang mga ex-housemate nakasama ko eh. And siyempre, gusto ko din makita si Gail. And ayun, makabonding. Lalo na birthday niya sa April 1. Birthday ni Gail sa April 1? It's your birthday? It's my birthday. Vance, happy birthday! Thank you! What about you, Gail? Are you happy right now? I am very happy, yes. What makes you happy right now? The people around me, my loved ones, and my new family. Oh, your new family, which is your yung mga housemates. Yes. Sa bahay. Totoo, no? Nabubuo talaga yung friendship na nagiging family, no? Grabe yung samahan. Tsaka, iba eh. Iba parang, iba yung friendship ninyo. Sobrang special kasi naging nabuo sa loob ng bahay ni Kuya, no? Grabe. Sina. Sobrang na-attach talaga. Grabe. Sobrang. Super. Sina. Kapag may na-evict, parang iyak talaga. Diba? Talaga. Grabe, no? Pero ito naman, dahil nga tinanong ko sa inyo, kung masaya kayo ngayon, sinabi niyo masaya kayo, ano naman ang nagpapalungkot sa inyo? Ako, sa ngayon, yung mga nagpapalungkot sa akin, yung tumataas kasi yung cases ng COVID. So parang nagla-lockdown na naman, tapos parang wala na naman siya sa ayos. So hindi talaga siya totally safe talaga na lumabas. Kaya yun yung nagpapalungkot sa akin kasi lumalala siya. Parang 8,000 yata siya every day ba? Or
parang ganun, nakakalungkot lang. Pero, diba? Kaya, ayun ang papalungkot sa akin ngayon talaga. Pero Ralph, saan ka ngayon? Nasa QC po ako ngayon. Okay. Makuing ka dyan. What about you, Gil? What makes you sad? I mean, of course, I agree din with Ralph. Nakakalungkot talaga yung situation ngayon in the world. But to make it different naman, my fans, kasi minsan, they're like me, they're overthinkers, and they're getting pressured with school and work and everything. And I wish I could, message everyone and comfort them. But it's not possible, diba? So I wish I could reach out and hug them all. But guys, you know naman na kaya nyo yan, and I'm here for you, and I believe in you. So I love you all. Exciting pag dumating sa pag okay na lahat, yung you get to see your supporters, na parang makikita mo talaga na hindi lang online, iba yung feeling. Grabe, may ipis, may paipis sila. Thank you party. Pero what about you, Gil? Are you in Manila right now? I'm in Pampanga right now. Pampanga. So yeah. sa family mo? With friends and family, yes. But around, I think next week, I'll be going back to QC. Uy, you'll be... Bakit ganun? Kasi ako taga-Pampanga talaga, uy. Ayun yung probinsya po namin. Pero yes, Gil, you're also from Pampanga. So pareho kayong Kapampangan? No. They just happen to live here. But, yeah. I'm from Cebu and Kidapawan, actually. Nakatakot ko, no, na si Gil nasa Pampanga, tapos si Ralph, taga-Pampanga. Parang, pero, hindi. Ito na nga. Pero, starmates kayo ba? Anong meaning ng happiness para sa inyo? Ayan. Ikaw ba, Ralph? Anong meaning ng happiness para sa'yo? Ako yung happiness talaga is para sa akin. Yun talaga yung makakapag... Alam mo yung every time na mapapaisip ka mo, na yun yung makakapagpasaya talaga sa'yo ng tunay. Yung mga bagay talaga na nagpapasaya sa'yo, yung mga totoo, yung mga ganun totoong pagmamahal. Yan, di ba? Siyempre, yung mga kaibigan natin, isa din yan sa mga dahilan. Kaya yun, para sa akin yun yung... Meron kasi nag-comment, Ralph. Happiness is Gail daw. So, ay. Binabasa ko yung comments. Wow. Bananas. Ayun, no? Grabe, oh. Thank you. Comments, no? What about you, Gail? Anong meaning ng happiness para sa'yo? I feel like happiness is like the freedom to express and the freedom to love and the freedom to be yourself. And I feel like if you have those things within you, then that's really just bliss. True happiness talaga. That's true. Kasi yung happiness na being yourself lang, it's hard na parang yung self-acceptance, yung mawala yung mga insecurities mo, na fully accept right. Yung sarili mo. It's hard, diba? So, I think talaga totoo, I agree with you that happiness talaga is parang really accepting and being happy with and content with yourself, no? Amen. Amen, diba? Ikaw ba, na-experience Gail na nahirapan ka na i-accept yung sarili mo, ganyan? May stage ka ba na-experience mo? Of course. I feel like I'm still not perfectly there yet. I'm still getting there din. Diba? Because we all have our own insecurities and I'm very hard on myself. Negative self-talk is something that I need to work on talaga. So, it's a process and I feel like no one's ever going to get there perfectly, but as long as you keep working on it, then progressively, you'll get to a stage na you'll love yourself. Yeah. Right. Pero meron tayo siguro for a person that is having a hard time loving or accepting themselves. What tip can you give them na ginagawa mo rin, in-apply mo sa sarili mo?
One of the things that I do is like I ask my friends like why do you love me parang ganun. And then they'll yeah I do because sometimes I need like parang affirmation and reassurance parang ganun. And then they'll tell me na Gail you're great when you do this I love you when you do that parang ganun. So I have to write those things down to remind myself parang ganun. Yeah, so just reading it in the morning, it really uplifts my spirit. And for you guys, if you know your love language, kasi sa akin, words of affirmation is my love language. So I need that. Aww. So find your love language, guys. You really, that's really important. Ako, parang ang dami ng episode nitong love line. Tapos lagi talaga yan na kailangan mong, ano ba yung sinabi mo, Gil? remind yourself love language. What's that? Love language ba yun? Or love language yun. Yung love language, kailangan mo talagang malaman. Lalo na kapag in a relationship ka, kailangan malaman yung love language ninyo. Pero ikaw, Barat, ano yung love language mo? Ako kasi ano ba? Words of affirmation, quality time, acts of service. Ako kasi gusto ko quality time. As in, gusto ko yung nakakasama ko talaga. Nakikita. Kasi so ako sobrang clingy kasi ako. Wow! Talaga? Person, kaya, lalo na, ewan ko ha, pero siguro ngayon nabawasan. Pero dati sobrang clingy ko talaga. As in, parang gusto ko lagi kasama, gusto ko lagi kausap, ganun. Kaya, so quality time din talaga. So time. Pag nagbibigyan ng time. Yun pala ang love language ni Ralph. Pero Ralph, meron pa ako isang tanong sa'yo. Paano mo masasabi na na-reach mo na yung happiness na gusto mo sa life? Sa buhay? Ano ba? Kasi kapag may mga gusto kasi akong gawin, tapos nangyayari naman siya. Parang for example, ito, naging housemate ako. Parang, iba parang kasi, 2 times akong sumali, tapos ngayon lang ako nakuha, ganun. Pang 3rd time ko. For me, parang ngayon isa yung... Ah, talaga! Kaya yun. Oh, beses ka nag-audition. Yeah, tapos... Anong season yung pinag-auditionan mo? Yung kila Myrtle sa Rosana. 2012 yata yun. Tapos, kila Maymay. Kaso yun nga, ngayon lang ako nakuha. Para sa akin na yun yung mas happiness ko talaga na pag natutupad yung mga isa mga pangarap ko talaga. Kasi talagang natutupad kong hinintay, kaya... Pero buti hindi ka nawala ng ano, pag-asa, no, na yung first audition mo, hindi ka na kuha, tapos yung second mo. Buti, na-try ka pa rin. Try pa rin ng try, pero alam mo yun, parang kapag hindi mo na siya iniisip or sa unexpected, sobrang unexpected talaga niya na parang sa mga araw na hindi mo talaga siya inaasahan darating. Sa mga araw na hindi mo siya iniisip, doon talaga siya binigay kaya grabe lang yung timing. Eh nasa France pa ako noon kaya wow, grabe. Nasa France? Sa France ako noon sumali ako. Grabe no, alam mo nakaka-inspire yan kasi ang dami-dami nating starmates, yun ma-aspiring na maging housemate. Tsaka nakaka-inspire lang marinig ng story na ang dami niyang beses nag-audition tapos finally naging housemate siya. No? Grabe, yes. Tsaka hindi naman mainit dito, no, kanina pa ako pinagpapawisan. Pero ayan, magbati naman kayo sa ating comment section. Okay po. Ayan. Thank you sa mga yeah. Hi, everyone. Hi, guys. Grabe. Shout out tayo sa ating. Kasi grabe yung mga comments. Oo. Sobrang saya nila. Hi, babies. No? Hello. Hi, Nanas. Sabi ni... Grabe, ang bilis ng ano. May pa-communiverse. Love you guys, too. Stefan, si Nasel, si Ralph, ayan, grabe. Oh, thank you. Thank you po. Thank you po sa mga nagulog ng virtual gifts dyan. Thank you. Starmate, maraming salamat. Oo. Pero, eto,
Naka, malapit na tayong mag 100,000 Diamond Star Mates. Kaya pag umabot tayo ng 100,000 Diamonds again, magde-dedicate ng song si Ralph and Gail that represents what they're feeling right now.